magandang araw po. My name is Jed ng Jed's TV Rooftop Gardening. To this video, ipapakita ko po sa inyo ang aking rooftop garden, kung ano po yung aking mga pinagkakabalahan dito at kung paano po ako magtanim. Ang pagtatanim po ay hindi lang po siya basta sabi lang na magtanim sa mga kalupaan, sa malawak na kalupaan. Hindi po, pwede po tayo magtanim sa mga timba lamang. Makakapagpabuhay po tayo ng tanim sa mga timba lamang. So, bakit po hindi tayo magtanim? Ika nga sa kasabihan, kapag may itinanim, may aanihin. So, ito nga po siya. Nakapagtanim ako, napapakinabangan ko yung pinagkakalibangan ko. So, tara! Tanim po tayo! Hello po! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel again. My name is Mildred ng Dreads TV Rooftop Gardening. For today's video guys, magre-repot po tayo ulit ng ating mga ornamentals. Yes po, katulad po ng aking previous video na nag-repot po tayo ng ating blushing philodendron, also known as red leaf. Yes po, at ang ating arrowhead, nairipat na din po natin, nalipat na po natin siya sa kanyang malaking taniman. Ayun, so ngayon guys, meron pa kasi, kung tutusin guys, marami pa akong mga ililipat dito, iriripat, gawa nga ng, tinanim ko lang naman po kasi yan sila guys, mga maliliit pa. So, ngayon na nagsipaglakihan na sila, kailangan na nila ng malaking paso. Kaya, kailangan na natin din silang ilipat para kahit paano, yung ugat nila, ma-expand pa at magkaroon ng maraming babies pa po. Yes po. Kasi po, ang pagtatanim ko po dati sa mga maliliit lang na paso, since maliliit lang naman kasi yung mga tinatanim ko, so sa maliliit na paso ko lang din po sila itinatanim. Tapos, nung nagulay na po ako dito, medyo hindi ko sila masyadong nabigyan ng attention, nandyan lang naman sila, patuloy na tumutubo. At ngayon guys, napansin ko na lang sila na malalaki na yung mga ugat nila, naglalabasa na sa lupa. So, kailangan na nila ng malaking paso. Yun nga po. Kasi, kung inyo pong napansin, puro po muna ako ngayon pagre-repot sa aking mga tanim. Dahil katulad po ng mga nasa previous video ko, hindi lang naman po mga puro kagulayan ako dito, kasilihan, kaokrahan, talungan, or sitaw. May mga ornamentals po ako. Yun po yung mga una kong tanim dito talaga, bago po ako nagulay. Ayun po. Yun, ang una ko po talaga mga tanim dito ay mga... Ito po si mga ornamentals ko po. Yan po sila. Ang una ko po talaga ang tanim dito. Noon pong na-realize ko, nakakapanood sa ibang mga YouTuber na pwede din palang magtanim lang ng mga gulay sa mga timba at paso. So, ginawa ko din po. So, ayun. Sa awa ng Diyos, napapakinabangan ko naman po. Kahit paano. Yes po. Iriripat po natin ngayon guys ay ang ating Queen of Hearts. Yes po, na halaman. Kasi po, nakalabas na siya sa kanyang, nakasabit lang po kasi siya dyan. So, yan po ang ating ire-repot ngayon. So, ipakita ko po siya sa inyo guys. Let's go. Para makita niyo po. So, ayan guys. Yan po ang ating ire-repot. Ang ating Queen of Hearts. Ayan. Kasi kung inyo pong napansin, ayan na po yung mga ugat niya guys. Ayan. Ayan, lumabas na po. Tapos, may mga bagong babies na din po siya. Ayan po yung bago niyang babies. Dala-dalawa na po. Ayan po. Ayan. So, nakalagay lang po kasi siya, guys, sa maliit na paso. Ayan. Yan lang po yung napagtaniman. Tapos, kung inyo pong napansin, ayan po siya, yung bali po niya, doon po papunta, kasi po, naghahabol po siya ng araw. Ayan po. Kasi na siya sa mayroong bubong, kaya yung kanyang bali ng kanyang pagkalaki niya ay parang paganon. Kasi po, doon po kasi, ang sikat ng araw. So, naghahabol ng araw ang ating Queen of Hearts, guys. Ayan. So, pasensya na po sa mga sinampay. At naglaba po kami nung isang araw. So, ayan. Ayan po ang ating Queen of Hearts. Ayan. Ito po siya ngayon ang ating iriripat. So, let's go, guys!
Okay, so tara, ibababa po natin yung ating Queen of Hearts para i-repot na po natin. Go! So, kailangan natin ng bangko kasi hindi tayo pinagpala ng katangkaran. So, okay, purihulog. Okay po. Ayan. Ayan siya. Oh, okay. Yun. So, this is it. Oh, ito na po siya. Oh, ito po siya. So, kailangan natin ito siyang iripat. Kasi oh, ang liit po ng kanyang paso. Okay. Oh, wow. Yun. So, ito na siya, guys. Iriripat natin siya kasi gusto ko lumaki ng lumaki po yung ano niya, yung mga babies niya. Para kahit paano mapadami natin. So, buti nga po may babies na siya. Tagal-tagal na po nito. Nangalawang na nga po yung kanyang mga alambre. So, ayan. Tara, magripat na po tayo. Okay, so umpisa na po natin. Ito po yung ating ililipat, guys. So, syempre, kailangan natin ng malaking paso. Ito po. Dito po natin siya ilipat. Kasi, guys, madami ako mga ganito eh. May mga halos lahat ng paso ko dito is lahat po white. Sige po. Pakita ko po sa inyo lahat mamaya. Yes po. Pag may time pa po. Tapos, ang sunod natin kailangan ay ang ating lupa. Ito siya, guys, medyo basa kasi galing po to sa ibang paso na tinanggal ko lamang, pero ito, guys, halo na din naman na to siya, mga ano na to eh, may rice hull. Haluan na lang po natin siya ulit para kahit paano, ayun, haluan po natin siya ulit ng rice hull po para bumuhaghag pa po siya lalo. Ayun. Kasi po, guys, alam nyo, kung po ang pagtatanim po natin, hahaluan po natin ng ganito, rice hull, hindi ganun kalagkit. Hindi ganun kalagkit ang lupa kasi in case po na maglipat po tayo, hindi po mahirap ilipat. Hindi malagkit itanggalin yung isang halaman, ang isang tanim sa isang paso kapag po may mga rice hull. Yes po, yun po yung mga natutunan ko. Pero po sa ibang mga tanim ko, hindi ko po na ano yan kasi nung nag-uumpisa pa lang naman po ako, hindi ko po siya ganun ka napag-aaralan kung paano po ang tamang repotting, kung paano ang tamang pagtatanim. Basta po ako, nagtatanim ako, okay na po. Yun po, nabuhay siya dyan, well, good. Ganun po. Pero sa ngayon, since ako lang din naman po naman ang nagri-repot, so, naisip-isip ko po, ganun po ang diskarte na ginagawa ko. Yes po. Katulad po nitong aking iri-repot na ito ngayon, puro lupa lang po ito siya, guys. So, sana, hindi ako mahirapan dito. Para kahit paano madali siyang ilipat at hindi po mapuputol ang kanyang ugat. So, ayan na siya, guys. Ito na yung ating gagamitin na lupa. Hinaluan ko na po yan siya ng rice hull. Loam soil na to siya, guys. Pero hinaluan ko pa rin po ng rice hull para buhaghag po siya. Yun po ang hinahanap natin na texture ng lupa. Yung medyo buhaghag po. So, ayan, nakahanda na po ang ating lupa. At tatanggalin na po natin ang ating halaman sa kanyang pong paso. Ayun. O di po ba ang ano niya po tignan? Gawa nga po ng nakabaliko po siya. Ayan po. Oh. Kung napansin niyo po. Parang naghahanap yung halaman, guys. Kapag nasa may nailagay siya sa medyo may bubong, hahanap at hahanap ng paraan kasi ang halaman na haharap at haharap siya sa araw kung saan may banda araw. Kaya ayan po yan siya. Oh. Yan. Dito po yan siya nakaganyan. Gawa nga na nandito na side ang araw. Ayan. So, okay, tara. Para hindi na tayo abutan ng ulan. At sana,
maingatan natin yung babies na hindi natin matamaan para lumaki siya dito, at pagdating ng araw na lumaki, maililipat po natin. Sa ngayon kasi guys, yung ganito lang, ganito pa kaliit na babies kasi, ganito pa lang kaliit. Hindi pa to natin pwedeng ilipat, yung ganito pa lang kaliit ito po. Hindi pa natin yan pwedeng ilipat. Mamamatay pa po yan. Yan. Ito yung sinasabi ko guys. Ah, ayun na nga sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko na kapag po walang halong rice hull, ang ating pagtataniman, hindi buhaghag ang kanyang lupa, ganun ang mangyayari, malagkit ang lupa, malagkit, hindi madaling ilipat. Yes po. Ayan. Yung mga ganitong pasok ko nga po, pinagtataniman ko na po ng mga ano, ng aking mga tawag dito, pichay at mga mustasa. Yung ibang pinagtatanggalan ko na. Yes po. Ayun. Mahirap po. Yun po sinasabi ko na mahirap po ilipat ang halaman. Maugat na siya guys, oh. Sana maprotektahan natin ang kanyang babies. Ang hirap galawin ng tawag nito, halaman na puro lupa po siya. Ayun, pumutok na naman. Nasira yung aking paso. Ayun. Okay, so try na natin siyang hilain. Oh God. Try na natin siyang hilahin. Kumahila natin siya. Guys, ah. Sana maprotektahan po yung kanyang baby. Ayun. 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 Lumuwag na siya, guys. So, since ililipat lang naman natin to siya, guys. Kahit na namasama pa yung ibang mga lupa, okay lang. So, ang gagawin natin, maglalagay na tayo dito ng lupa. Yes po. Ayan. Para buo po nating mailipat ang ating tanim. Ayan. Kunti lang po muna ang ilalagay natin. Ayan. Kunti lang po muna para diba? Di ko man lang nalinisan ang aking kapaso-pasoan. Ayun, yan. Okay na po siya. Dadagdagan pa naman po ito natin pag nailagay na natin yung ating halaman. Ayun. Okay, ayan na siya guys. Madali na lang to siya hilahin. Ayun o, ayun o. Ayun. Ayun. O, di po ba? Ayan. O, ayan yung mga ugat po niya sa ilalim. Ayan na po o. Kita niyo po ba? Ayan po yung mga ugat niya sa ilalim. Ayan. Ayan po, oh. Ayan. Yan yung mga ugat niya na. Ayan. Ayan. Ayan po yung kanyang pong babies. Ayan. Hindi ko po siya nagalaw. Ayan po. Oh. Kita niyo po ba? Ayan ang kanyang babies o dalawa. Ayan. So, ilipat na po natin siya dito sa ating pagtataniman. Ayun. Ang mangyayari dito sa isang paso na ito guys ay magiging taniman ko na naman siya ng aking mga pichay at mustasa. Alam nyo guys, ito siya kasi, i-share ko lang po ha. Ito kasi siya, hindi ko kasi ito siya guys na na lipat-lipat. Kaya yung kabig, tawag po ba dito, yung ano ng kanyang mga ito, papunta po dito lahat kasi naghahabol nga po ito ng araw. Kasi nakasabit po siya guys, kaya hindi ko po siya maikot-ikot. Kasi katulad po ng ibang mga tanim ko dyan, kapag feeling ko po, pag nakikita ko po na parang nagbaw papunta dito, ginagawa ko guys, iniikot ko, iniiwas ko siya sa pagsalubong sa araw. Ay yes po, ganun po ang ginagawa ko. Teknik ko po yan. Ganyan po ang ginagawa ko. Iniikot ko po siya patalikod sa araw. Para po hindi po siya katulad nito na
baliko. Eh ito kasi guys, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, ito kasi siya guys, nakahang kasi siya, kaya hindi ko po siya maikot-ikot. Hindi po siya nakalapag lang siya sa mga patungan ko dyan, nakahang kasi ito siya guys, kaya hindi ko po siya naikot-ikot, kaya ayun, permanente po siya. Pero guys, alam niyo maganda po ito siya. Kung straight na straight po siya, ayan o, kung nakaganyan po siya, kung straight po talaga siya, maganda po ito. Yun, kung straight po itong mga dahon niya, nakaganyan po yan, ay kaganda po nito. Yes po. Yes po. Pero ngayon, ito, katulad nito, mailalapag ko na siya dyan sa aking mga ano. Kaya, maikot-ikot ko na to siya, guys. Bawasan muna natin yung lupa niya dito sa isang ano. Yun. Yun. Nagbawas po ako ng kanyang lupa dito banda guys, dito sa side na to, para madikit ko pa siya. Madikit ko po siya dito sa may gilid na sa side na ito ng paso dito sa side, para sumentro po yung, kung inyo pong napansin, para sumentro po itong puno niya. Ayan. Pag sumentro po, ayan. Ayan. Ayan, ganyan po. Ayan, para sumentro po siya diyan. Yan. Kasi po, iikot-ikot ko po to siya, ihabol-habol ko po to siya sa ano ng araw. Ayun, kakamayan ko na po ang aking pagdadagdag kasi baka po matamaan ko po yung mga babies. Kaya kamayan ko na lamang po. Ayun. Yan. Kailangan po natin dahan-dahanan magdagdag. Gawa nga ng may ano po siya, may babies na, kaya... Ay, dahan-dahan po tayo kasi po may babies po siya. Baka po ang kanyang babies ay madiinan po natin. Ito po ay mababali. Yun. Ulitin ko po guys. Kaya po ako ngayon puro pagriripat sa aking mga katanim, gawa nga po ng ang aking mga tanim na mga kagulayan ay mga bago po lahat. Kung inyo pong napanood mga previous video ko, may mga kasitawan po ako. Yes po, Katalungan. Pero ngayon guys, wala akong sitaw ngayon. Hindi po muna ako nagtanim ng sitaw. Kasi, napapadalas po kasi yung ulan. Napapadalas po ang ulan ngayon. Napapadalas po ang ulan. Gawa nga ng, hindi po alam kung may bagyo or tagbagyo na po talaga ngayon eh. So, napapadalas po ang kanyang pag-ulan. Eh, kapag po may ano, may mga sitaw po akong tanim, kawawa po yung mga nandito sa sahig, yung mga nasa baba na tanim, hindi po sila makakatikim ng araw. Kasi si sitaw, kakalat po siya dito sa mga balag na ginawa ko. Kaya yung mga nakatanim like mga pitsay ko, tawag nito mga sili, ang aking mga mustasa, hindi po makakatikim ng araw. Kaya po, hindi po muna ako nagtanim ng sitaw. Itinigil ko po muna si sitaw para po eh mag-giveaway po ako sa mga ano, sa mga halaman ko, mga tanim ko na nandito sa baba. So ayun guys, ito nga, kung inyo pong napansin, dagdag lang po na ako ng dagdag dito sa may ano, hindi ko na po siya dinidiin yung lupa, hindi ko na po dinidiin na ginaganyanan ko, kasi nga po, di po ba nakita nyo kanina, may mga babies po siya, so hindi ko na diniin kasi dito banda po yung kanyang babies, dito po banda, so kung magdidiin po tayo, baka po mabali. Okay lang po yan na medyo natakpan po siya yung babies, kasi lulusot at lulusot pa naman din po yan siya. Basta wag lang po siyang madiinan. Kaya nga hindi na nga po ako nagdidiin. Kanina po, nung nakikita ko pa lang, diniin ko na para tumibay ang
halaman ang pagkatanim. Pero ngayon hindi na pwede. Gawa nga ng tinakpan natin yung kanyang babies. So dadagdagan na lang natin siya, pero hindi natin ididiin. Gawa nga ng mapuputol po siya pag nadiin na natin. Yes po. Ayan. Yun. Ayan. So, ayan na guys. Naano ko na po. Nalipat ko na siya. At lalo po siyang gumanda guys. Ang ganda po niya. Yes po. Kita niyo po ba? Ayan po. Ipakita ko po sa inyo guys ha. Wait lang po ha. Ayan na po siya. Oh. Ayan po siya. Ayun. Ayan po siya guys. Oh. Oh ha. Gumanda po siya. O di po ba? Kung may ano po. Kung gusto niyo pong mapalagay siya sa kanya, sa inyong gilid ng sofa, sa gilid ng TV, maganda po siya guys. Uy, napaganda ko siya. Napaganda ko siya guys. Ayun po, ayan o. Oh. Huwag niyo na lang po akong intindihin, yung halaman ko na lang po. Kasi siya po yung maganda. Ayan po o. Oh. Tsaka napansin niyo po, ayan po, naibahon ko po yung kanyang, di po ba kanina pinakita ko sa inyo, nakatagilid po siya. So, ayun, nagawaan ko siya ng paraan. Na-center ko siya. Okay, never mind my face na natakpan. Ayan, ayan po. Oh, oh. Di po ba? Hindi na siya ganun katagilid. A little bit. Ayan, yan na lang yung pagkatagilid niya. Yan, ganyan na lang siya. Ayan, yan. Pero, ang ganda niya, guys. Ang ganda ng kulay niya. Kung napansin niyo po yung sa gitna. Ayan po. Oh. Ito po. Oh. Ito, ang ganda ng kanyang kulay. Ayan po. Ayan po siya. Ayan. Ayun. Pag nainitan kasi ito siya, guys, alam nyo, pumupula po itong mga ganito niya. Yung mga ganito, ito. Pumupula po. Yes. Di po ba? Ang ganda. Oh. Oh, ha? Ayan. Ang ganda po niya. Oh, di ba? Taray. Taray. Oh, ang ganda ni Inday. Hindi pala ako. Ang akin palang halaman. Hindi po ako, promise. Ang akin pong halaman ay napakaganda. Oh, di po ba? Oh, sino nga po ba kasi ang hindi masisiyahan kapag kaganito? Tignan nyo na lang po. Ayan po siya. Oh, fresh na fresh ang kanyang pagka-heart-heart. Oh, ha? Ang ganda ng pagka-heart-heart niya. Ang pinakamaganda dito sa kanya kasi guys, ito siya eh. Ang maganda dito sa kanya guys, yung kanyang ano, hugis pusong dahon. Ay, natatakot akong iano kasi baka mabali, sayang. Ayan, yung kanyang hugis puso na dahon. Ayan po, kita nyo po ba? Ayan. Yun ang maganda sa kanya. Yes. Ayan o. Oh. Ayan guys, o. Oh, ayan. Yeah. Ang kanyang hugis pusong dahon. Ang kanyang mapusong mga dahon. Yun po yung nagdadala sa kanya. Sa kanyang kagandahan. Ayan po. O, sino po may gusto? Bumili po kayo. Char. Hindi po. hindi naman po ito binibenta. Hindi ko po, yan na ano. Hindi ko po binibenta. Kasi yung mga tanim na palaki ko, parang ang hirap ibenta. Yes po. Tsaka hindi naman po ako nagbibenta talaga. Ayan. Sa sili, oo, nagbibenta po ako. Pag madami na po akong nas-harvest, binibenta ko po piso isa. Kasi sa tindahan, tagdoso, piso lang sa akin. Sa talipapa, dos pala isa. So, sa akin dyan, sa tindahan ko, piso lang. Kasi sariling tanim ko lang naman. Ang kalamansi, tinda nila ay dos po isa. Piso lang sa akin. Yes po. Ayan! O, di po ba? Ang ganda niya! Di po ako magsasawang ipakita siya sa inyo, guys. Yes, ang ganda niya. O, so, sa mga subscriber ko po, thank you sa inyo. At kung may natutunan at nagustuhan nyo po ang aking mga video, please huwag nyo pong kalimutan ni like and i-share. Para po maano natin sa iba, yung kung may mga ganito sila, na iriripat nila, may makukuhaan po sila ng technique kung how to ripat po. Yan. Yes po. Huwag nyo rin po akong kalimutan ni subscribe para updated po kayo sa mga iba pa ko pa pong mga video. Sa iba ko pa pong mga iriripat na mga halaman. At i-update ko po kayo guys sa aking mga halaman. Oh no, sa aking mga kagulayan na kasalukuyan pa lang po naman siyang
nagbubunga, so yung iba nagbubulaklak pa lang. Okay, so i-update ko po kayo dyan, guys. Hindi lang naman po ako dito ornamental, may mga kagulayan din po ako. Oh, parang gusto ko magkasama na lang kami, tabi na lang kami. Ang ganda niya, guys. Yes, promise. Okay. Okay. Gusto ko na lang siyang kandungin lagi. Ang arty mo, girl. Okay. Okay, so ayan. Tapos na po tayo mag-repot. At medyo humaba-huba na po ang ating time sa ating video. So para hindi po kayo mainip, hindi na po natin masyadong hayahabaan ang ating oras sa ating video. Ayan. So, that's it for today's video, guys. Huwag niyo rin po akong kalimutan i-subscribe, and kung may natutunan at nagustuhan niyo po ang aking video, don't forget to like and share, at i-follow niyo rin po ako sa aking FB page. Ilalagay ko po ang link sa description box. So, see you sa next video, guys. Bye!